Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So, syempre, marami tayong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga bagong chika update natin ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. Salamat guys, kapun ka. Pero eto na, syempre, marami tayong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, Mama Sam, schedule ng mga pageant katulad ng Miss Cosmo, Miss Asia Pacific International at saka Miss Aura International ay magaganap this coming month of October. Sa October 5 nga, sa Vietnam, ang Miss Cosmo kung saan ang lumalaban ang ating pambato na si Atisa Manalo. And then, of course, si Blessa Pigarao naman para sa Miss Asia Pacific International na gagawin naman sa October 7 sa Manila. And then, of course, para naman sa Miss Aura International sa October 21 kung saan si Isabel de los Santos naman ang lalaban. So, ito ang mga gandang Miss Philippines. So, Mama Sam, tingin mo, mag-grand slam kaya nila ang corona? Well, ang masasabi ko, kung ngayong buwan ng September, nakatatlo tayo, so another hamon na naman sa ating mga beauty queen na maglalahok sa international pageant ang buwan ng October. Kasi bukod dyan, meron din Miss Ecotin International plus merong Miss Grand. Kaya grabe, sobrang pasabog. So, well, tingnan natin kung makakasungkit tayo ng corona sa buwan ng October. Medyo nakakakaba dahil patindi ng patindi ang labanan, pero nandoon na nakaka-excite dahil alam mo ang gandang Pilipina ay lumalaban. Kaya sa mga girls natin, good luck. Diba? So, yun. So, syempre, exciting yan at nandoon tayo na talaga namang naniniwala tayo sa kakayahan nila. Pero syempre, kailangan din natin ipagdasal, kailangan din natin talaga sila na paniwalaan sa kanilang mga eksena. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod na chika, pambato ng India para sa Miss Universe kinurunahan na Mama Sam. Anong masasabi mo sa bago nilang Reina? Well, ang masasabi ko, bongga. Yes! Nakita ko nga yung performance niya na sobrang nagustuhan ko. Alam mo, sa totoo lang, yung mga lumalaban ngayon ng Miss Universe, parang feeling ko, dapat sa Miss Grand sila pumunta. Kasi mga eksenadora sila. Pero itong bagong pambato ng India, gusto ko yung beauty na meron siya. Sobrang ang cute niyang tignan. Plus, nandoon yung kanyang pasarela talaga ay kumakabog. So, gusto ko yung ano, yung the way kung paano siya maglakad, magpresent. Grabe yung runway nila doon sa ano, no? Sa Miss Universe India. Ang laki-laki ng stage. Diyos ko, parang Miss Grand ang eksena. Grabe. Pero ayun nga, katulad nila sinabi ko, opportunity yun sa mga kandidata na ma-experience nila yung ganong kabonggang stage at ganong kabonggang pageant. Pero hindi ko lang gusto yung choices of music nila. Medyo nakaka-bored. Pero yung nanalo, gusto ko yung nanalo. Gusto ko yung eksena niya, the way kung paano niya i-present yung sarili niya sa swimsuit at saka sa evening gown. In fairness naman sa kanya, kabugero talaga. So, konting preparasyon. Parang feeling ko kaya ng India na mag-penetrate para sa top 30 sa Miss Universe. So, abangan natin yan. Nakaka-excite yan. So, good luck! Yung ganda niya ay nako, kakabog. Pero hindi siya ganong katangkadan, no?
But laban lang India. Ganda, maganda yung pambato nila. At speaking of Miss Universe, syempre, eto nga Mama Sam, nagharap ang pambato ng Miss Universe Malaysia at Indonesia. Mama Sam, sa tingin mo, sino ang nalamon ang ganda? Syempre si Indonesia, obviously ba? Kanina, habang tinitingnan ko yung photos na yan, ipinakita ko kay No. Sabi ko, No, tingnan mo, sino ang kabog ang beauty? Sabi ni No, ang kabog daw talaga, I think daw, sa personal daw, kung tatanggalan daw ng makeup yung kandidata, maganda daw yung mukha ni Indonesia. So, agree naman ako doon. Pero kasi, syempre, dito, labanan ng styling, labanan ng ganda. So, yun. So, parang feeling ko, lumutang talaga yung beauty ni Miss Malaysia. Pero kung tatanungin mo ko kung silang dalawa ay makakapenetrate ba sa Miss Universe, hindi ko alam yan. Depende yan sa performance, depende sa eksena, at depende sa ganap nila. Basta ang alam ko, maganda si Miss Philippines. So, yun. So, laban lang, di ba? Good luck. Good luck sa kanila. Good luck sa nila, labanan nila. And then, tingnan natin kung kakabog nga ba ang beauty ng mga kandidata ng Southeast Asia ngayong taon na to sa Miss Universe. Kasi, kaabang-abang din naman talaga sila. Di ba? Diyos ko, isa yan sa mga nakaka-excite talaga dito sa labanan nila. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, pambato ng Thailand para sa Miss Grand. Handang-handa na Mama Sam. Tingin mo, siya na kaya ang susungkit ng kauna-unahang Golden Crown ng international para sa Thailand. So, hindi pa rin sila nananalo ng corona. Actually, na-meet ko tong babaeng to. Sobrang, ano to eh, yung confidence sa sarili niya. Tapos sa personal, maganda talaga siya. Yung alam mo yun, hindi siya katangkada na kandidata. Maliit lang siya. Pag tinignan mo siya sa stage, para siyang nene. Pero, pag nakaharap mo siya sa personal, the way kung paano siya magsalita, grabe yung maturity niya. So, sa mga pananaw niya, at eksenadora dito ng bonggam-bongga. Piling ko hindi magpapakabog ang Miss Grand Thailand ngayong taon na to, at parang piling ko e-exena to ng bonggam-bongga. Kasi ano siya, competitive na candidate siya talaga. Kahit yung doon sa Miss Grand Thailand, hindi mo inaasahan na siya mananalo. Pero sa mga bawat eksena niya, talagang kabog talaga. Planado talaga yung mga game nila. At parang feeling ko, oh my gosh, kakakabog to sa Miss Grand. Maniwala kayo. And then, hindi ko alam kung sa kanya mabibigay ang corona, pero parang feeling ko magpe-penetrate to sa top 5. So, yon. So, yan yung abangan natin dito sa pambato ng bagong Miss Grand Thailand ngayong taon na to. So, maganda naman siya in person, sa totoo lang. Saka, nakakaano siya, nakakabighani yung beauty niya pag malapitan na talaga. Sobrang medyo may masasabi ka sa kanya na parang may X factor talaga, at grabe yung appealing niya. Yes! Kaya good luck! Tingnan natin kung sino ang mauunang makasungkit ng corona ng Golden Crown. Philippines ba? O Thailand? So yan! At speaking of Miss Grand Philippines, kanina nga nagkabugan nga ang mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines. At isa na nga dito sa napasopresa tayo ng bonggam-bongga, ang pagsali uli ni Celina Antonio Reyes na hindi natin inaasahan. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay bongga. So, si Celina ay para sa candidate ng Universal Woman. Kasi qualified siya doon. Yung age, and then married, may anak, okay sila doon. So, isa lang siya sa Bukontangi na, kumbaga parang mom na sumali dito. So, nagulat ako kasi pasabog yung styling niya. Short hair kung short hair, eksena kung eksena. Pero kasi sabi ko nga, sana si Celina, pag sumasali sa mga ganitong pageant, ang better niyang gawin ay mag-aral muna siya ng pasarela niya. Kasi talagang hindi talaga kumakabog yung pasarela niya. Ayun yung problema. And then, gusto mong sumali, tapos sasabay ka sa mga, alam mo yon, yung mga humahataw na, and then dapat i-prepared mo rin yung sarili mo ng bonggang-bongga para makapenetrate ka hanggang sa dulo ng competition. Talino, magaling naman yan.
at saka eksena talaga siya. Pero nakakatuwa kasi hindi siya napapagod sumali sa pageant. And good luck sa kanya. Tingnan natin kung ano ang mararating niya. So, 19 candidates sila. So, kukunin top 10, then top 5. So, tingnan natin kung makapasok siya sa top 10. Konti na nga lang, may semifinals pa. No? So, yun. At good luck. So, ganda. Yes, maganda siya. Pasabog yung beauty niya. At eto, Mama Sam. Tinin mo, sino ang kokoronahan kina Ana Margaret, Christine Julian Opiasa, at saka Sophia Bianca? Sa tingin mo, sino ang kabog ang beauty sa kanila? To be honest, ang pinakamaganda sa kanila si Ana Margaret, kung beauty ang pag-uusapan talaga ha. At kung ako ang tatanungin mo, siyang ipapanalo ko ng Miss Grand. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, the most na maganda yung kandidata mo ay talagang bongga kung talagang face value siya. So makakalaban talaga siya sa mga nagagandahan na kandidata ngayon dito sa Miss Grand. Pero kasi parang nakita ko sa performance niya is not enough para masabi ko na pwede mo na siyang ilaban ngayon para sa Miss Grand. Lalo na yung kokoronahan ngayon ay aalis na kagad pagdating ng tatlong araw, di ba? Kasi sa October 29 yung kanilang coronation night, so hindi talaga papano yung galing at ganda niya. Parang feeling ko pwede tayong ma-elto kuyo. Kasi parang feeling ko dito sa Miss Gra, ubusan talaga ng energy dito. At kung hindi ka prepared, at kung hindi mo kaya talagang magpasabog, at laging ganun na lang yung makikita sa'yo, eh wala tayo talaga. Ma-elto kuyo tayo ng bonggang-bongga. So siguro kung halimbawa sumali siya, siguro halimbawa lalaban siya sa isang taon or meron siyang at least 3 months or 2 months na preparation, kahit 1 month, I think I go for her. So pero hindi ganun yung mangyayari, aalis na yung kandidata. So parang feeling ko better talaga si CJ. And then dito naman kay Sophia Bianca, yes, maganda din ang beauty na meron siya. Pero sabi ko nga, bara-bara lang din yung mga eksena niya eh. So, pare pa ang hawi ng buhok, pare ang paka, gano'n na gano'n. Akala mo, model ng... Parang hindi naman gano'n kailangan. So, kailangan makitaan ka talaga ng totally performance and then details ang performance para mas kabog at mas bongga. So, ako, para sa akin, yes, may ganda siya, maganda din yung height niya, pero... Kailangan niya rin i-firm yung katawan niya na alam mo yon na parang mas sexy pa, na magkaroon ng abs, para kasi beauty nandiyan dyan na. But aalis na kasi yung kandidate, kaya parang feeling ko kay CJ pa din ako. So yun, so good luck, tingnan natin kung silang tatlo ba, ay kasi tatlo ang corona dito eh, kung silang tatlo ba ang makokoronahan. Siguro pwede siguro si Sophia sa Universal ano, Universal Woman, and then ito naman si Ana pwede din sa isa pang corona, at saka si CJ pwede din naman sa ano, tawag dito sa Miss Grand. So silang tatlo pwede naman, di ba? So why not, malay mo silang tatlo ang makoronahan dyan. And then para naman sa sumunod na chika natin, syempre CJ Opiasa, tingin mo Mama Sam handang-handa na ba para sa Miss Grand? To be honest, yes. Sabi nung iba, yung beauty daw kasi ni CJ Opiasa, hindi charming yung dating, hindi beautiful face or pretty. Alam mo yon, ang dami nilang complain. Ako para sa akin, CJ Opiasa pinipresent niya ang pagka-Pilipina natin. So hindi naman lahat ng Pilipina ay charming, di ba? So matapang na Pilipina. So palagay na natin talaga yung mga Pilipina na alam mo yung ano siya, yung tawag dito, soldier, yung gano'n, yung mga unang panahon, is pwede mo siyang maglalaban, gano'n, so yon. And I think bilang magaling na, na kandidata, so parang feeling ko, isa siyang magaling na maglalaban pagdating sa Miss Grand. She's ready, the way kung paano niya i-present yung sarili niya kanina, point by point, ay talagang details. Alam niya kung kailan kay Kembon, alam niya kung kailan niya ipipitok yung mga paa niya, alam niya kung kailan siya tatayo ng bongga, at alam niya kung kailan siya magpo-post ng todo. Diba? So yung alam mo yun, yung bawat galaw niya, talagang merong emosyon, merong talagang inilalaban, and then feeling ko, sapat na para makipagsabayan sa mga kandidata sa Miss Grand. Eh yung mga nakapasok naman sa top 10 naman noon, hindi naman lahat sila ay maganda.
Pero kumpiyansa ako kay CJ na kaya niya mag-penetrate dito sa top 10 ng Miss Grand. So, kung hindi tayo nakakapasok sa Miss Grand, sa semifinals, I think CJ Opiasa, babalik tayo sa semifinals or kaya makakarating pa tayo sa top 5. And then, talaga makikipagkabugan niya ng todo-todo. So, may tiwala ako kay CJ na kaya niya kahit hindi siya prepared ng haba ng panahon. Kumbaga, she's ready. At naniniwala ako siya ang puputungan ng corona ng Miss Grand Philippines sa ayot, sa gusto mo. Saba? So, yun. Good luck. And then, ako para sa akin, I support CJ. Dream niya to, dream ng team niya, eto na yon. So, parang it's time to her talaga. So, kibar na kung sinasabi nila, eh dati nga hindi naman siya pinili ni Miss. How do you know? Ikaw lang nagsasabi nun, dear. Pero hindi mo alam. So, maaaring eto na yung tamang panahon. Sabi nga ganun, weather lang yan. Di ba? And I think it's time for the, ano na, CJ Opiasa para sa corona ng Miss Grand. So, yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan kung ano ang chika mo para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon, so guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sa akin ng ganun, always keep smiling lang at laban lang Philippines. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys! Oh, 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 oh